guys! Welcome back to my channel. Nandito na naman po ang inyong makulit na Mama Yu. At ngayon po, dito sa aking vlog, ipapakita ko po sa inyo ang akin na namang panibagong in order sa Lazada. Lazada! Parang sila ulo, no? Well, syempre, akala ko hindi na to darating dahil nga sa, alam nyo na, nagdaan yung bagyo, yung bagyong Rolly. Siyempre, ano, nangangamba ako baka hindi siya dumating kasi nga yung mga daan, yung mga dadaanan, alam nyo na, binaha, tapos yung iba nagsuwili rin siya. Oh, so, no! Naisip ko baka nahirapang dumaan yung mga ba yan? Yung delivery! So, buti na lang at dumating yun siya. So, actually guys, nag-order ako nito kasi nga, for, ano lang, kasi nga, naisip ko, kailangan namin siguro to dahil nga, malaking tulong to sa amin. Lalong sa akin na, soon, back to business na naman ako ulit at magtitinda naman ako ulit ng mga, alam nyo na, sa gabi, magtitinda ako ng ulam. Oh, wow! Snack, so, para makatipit-tipit ng kuryente, so, sinubukan kong mag-order ng Solar. Ito pala yung in-order kong Solar. Ito, yung GD Super Solar Lightning System Digital Lightning Kit. So, itatry ko to siya, guys, kung okay ba o pang matagalan ba to siya. Kasi, mas ano kasi to dahil ibibilad lang natin sa araw at pwede rin natin siyang isaksak natin sa main outlet para makapag-charge siya ng kuryente. So, ngayon oh, excited ako. Actually, in-order ko to siya nung ano, yung nag-last mall, ang Lazada. Guys, pasensya na talaga kayo. Lazada, mahilig talaga akong umorder sa Lazada kasi mas bet ko yung Lazada. Okay naman yung Shopee, kaya lang mas ano ko yung Lazada. Pagdating dun sa mga ano, dun sa mga delivery, yung sa Ninja Van, yun yan, mababait din sila. Ito kasi yung naanuhan ko eh. Dito kasi ako nagsimula sa Lazada. Kasi nga wala pa akong apps nun sa Shopee. At nagustuhan ko rin yung the way nila sa pag-handle dahil ever since na nag-order ako ng mga product, wala pa akong natanggap na mga, alam nyo na, yung damage. Kasi isa sa ginagawa ko bago ako mag-order sa Lazada is binabasa ko yung mga review. Hindi ako nagmamatter kung ano yung itsura niya. Nagmamatter ako dun sa kung the way, kung paano nila i-review yung product. Kasi dun kasi, sa pagre-review ng mga bawat client, doon mo malalaman kung okay ba o hindi ang isang produkto na gusto mong bilhin. So, tapos may isang beses noon na nag-order ako noon sa Lazada, buti na lang hindi siya dumating. Kasi pagbasa ko, akala ko cellphone, yun pala, tempered, akala ko na nag-sale talaga siya ng 50%. So, agad-agad, pinindot ko kagad yung buy product. Tapos, yun pala, tempered lang pala yun. Kaya guys, bago kayo mag-order, basahin nyo munang mabuti. Huwag kayong tumulad sa akin nung dati. Kasi, ako yung, akala ko kasi yung cellphone. Kasi yung pinaka-highlight dun sa ano niya, product niya sa picture is yung cellphone. Yun pala, tempered glass lang. So, kaya yun, dali-dali kong kinansel. Tapos, hindi ko na siya. Ano, buti na lang at naintindihan ako nung ano, nung may-ari. Sabi ko, ika-cancel ko kasi akala ko cellphone yung in-order ko. Yun pala is tempered glass ko. Ito nga guys, bubuksan natin ito ngayon guys. Ipapakita ko sa inyo kung okay ba siya, kung wala ba siya. Okay guys, bubuksan na natin. So guys, bubuksan na natin. Excited na ako guys. Alam nyo guys, malaking tulong to sa atin. Lalo na kapag may mga bagyo, alam nyo na. Tapos, hindi natin alam yung darating ng mga ano, baka mamaya mawalan ng kuryente. Ito lang naman yung mixa, dahil sanay naman kami sa mixa nun. Kaya lang mahal ng gas ngayon. Oh, wow! Patiki din tayo, di ba? Ayan. Eto nga po pala siya. Ayan. Sa may mong harapan ito. Ito, may guide siya. Ano ba to? So, bale, nabili ko to siya ng 608. Tapos, yung shipping fee niya is 178. Yung shipping fee niya. Or 123 ba yun? Sandali ha. Kasi late sa amin. Pag late kasi 100 plus yung shipping fee. Okay na lang. Kaysa naman. Hindi kasi kami makapunta ng city. Kaya naisip ko, lagi ako umu-order sa Lazada talaga. Madami na ako na-order sa Lazada. Yung iba nga, hindi ko na lang talaga pinapakita.
ito lang yung mga ano na pinapakita ko kung gusto ko, kung hindi ako tatamari. Kasi minsan sa sobrang excited ko, buksan yung isang product, nakakalimutan ko, sana itong lagay yun. Diba? So, ngayon eh, oh, ito, hindi ko na ito nakalimutan ha, kasi nga, wala akong ibang nalagay sa content ko. Kaya ito, tsaka dun sa mga nagbabalak na bumili ng solar, tignan nyo kung okay ba, dahil titignan ko rin kung okay rin siya. Sasabihin ko naman sa inyo kung okay ba siya o hindi. Bukha muna akong gunting ha. So, ito na siya guys. Buksan natin. At saan tayo magsisimula? Para hindi siya masira. Yan. Naalala ko dati yung nag-Yolanda dito sa amin. Pagkatapos ng Yolanda, ako wala kaming kuryente. Magti 3 months nun, wala kaming kuryente. Buti na lang may nagbenta sa amin ng ganitong solar. Well, malaki din yung pakinabang niya dahil buntis ako nung panahon yun. Kaya, mga umabot din siya ng mga 3 months, tapos nasira na lang yung charge. Ito yung laman niya. So, ito yung kung saan tayo mag-charge ng cellphone. So, tatlong jack yung meron siya. Ito, USB. Yan. Tapos, ito yung parang EDR niya. Dito, dito mo siya isasaksak. Yan, ito yung on-off niya. Tapos ito yung light, ito yung ano niyang LED light dito. Tapos dito natin isasaksak yung USB. Ito. Ito isasaksak natin siya dito. So may mga guide siya, input, tapos ito yung lalagyan ng mga ilaw. Bali, apat pala. Apat pala yung saksakan ng ano. So yung input, dito siguro ilalagay yung solar panel. Yung connector niya, ito. Ito siguro. Tingnan natin mamaya. So, wow. Sinarang natin. Tapos, ito. Ito yung maliit na box. Tingnan natin ka ng loob. Anong loob niya. So, ito. Ito yung mga ilaw pala niya. Yan. Yung mga bumbilya niya. Yung maliliit na bumbilya niya. Yan. Tapos, ito yung panel. Ito yung panel niya, no? Hindi pa siya masyadong malaki. Pero, wow, tatlong ilaw yung pwede natin try. So, ito siya. Ito. So, bali, ito yung gagamitin natin para yung kakargahan ng kuryente. So, pwedeng ito. Ito, ha? Patry natin. Yan. Dito nga pala siya, dito. Dito siya dapat inilalagay. Ito yung panel. Mahaba naman siya. Na natin. Ito, nilagay natin siya sa ito. 3 meters. Ang haba. Yan. 3 meters pala yung haba niya. Tapos, ito yung ilaw. So, ito yung ilaw. Pampaan natin. Ito, susubukan natin kung under ka, kung hindi ito lobat. Ano pala? Ito pala yung ano niya. Ang dito pala sa ibabaw, bali, ito yung ilaw niya. Ito, tama, subukan natin ito. At ito naman yung sa baba. Yan. Gumagana naman siya. Try din natin itong isa. Kanta-kanta na. Tapos ito. Sumi-ilaw din siya. Wow! Ang tatlo, titingnan natin ha. Bali, tatlo pa lang ilaw to. Lit-lit lang. Namiilaw siya lahat. Yan. Ilaw natin. Yan. Yan ang ating ilaw. Tapos patay natin. Ito pala dito sa isa. So, okay na. Magagamit na natin to. Mga kaibigan, naroon na dun sa mga madaling ma-brown outan. Ito. Yan. Off natin. So, ito yung kanyang free na lead light. Wow, ah. Kung mapupunder kaya ito, saan kaya tayo bibili? Rock Harbor. Meron kayong mabibili doon, ano? Kasi naman, hindi naman lahat ng bagay nagtatagal, di ba? Meron din naman yung expiry date. Oh, wow! So, yun na yun, guys. So, thank you Lazada dahil thank you din doon sa binilhan ko nito, doon sa inorderan ko na ang pangalan ng ano nila is Sepwood General Merchandise. Oo, yun yung in-orderan ko dun sa Lazada. Thank you dahil nagana siya lahat.
Sana nagana rin tong cellphone ko. Try nga cellphone na. Cellphone ako. Cellphone. Yeah, try ko. Cellphone na. Natin pindutin din tong red button para mag-charge yung cellphone natin. Tapos, kapag ano, magkano na ba? Ay, isa pa lang. So, ito guys, maganda nga pala talaga siya. So, sana magtagal to. Tapos, sana, ano, sana hindi siya madaling masira. Depende rin naman yan sa paggamit, diba guys? So, kailangan nahinayan lang. Eto, meron din pala siya sariling flashlight. Inan yung flashlight, kaya pala yung kanina. Oh, wow. Ayun, pag dalawa. Ano lang pa? Ayun na. Ang ganda pala. Oh, see? Kailangan lang siguro, hindi natin pagsabayin yung paggamit niya. Kung ilaw, mas maganda siguro ilaw lang muna. Para hindi siya masira ka agad. Siguro, no? Ang kulit nito. So, ito pala yung guide niya, guys. Kung paano siya gamitin. So, number one, when charging, insert your USB charger into the EC 110 volt to 240 volt, tapos 50 to 60 hertz. Power socket and then connect the USB cable DC and to the DC socket. To, dun. Dun nga. Ayun na yun. Yun na yun. Hindi sabi dito, kapag mag-charge ka daw, kailangan daw yung solar panel nakakunik na dun sa input niya. Gagamitin mo yung AC 110 volts to 240 volts, tapos 50 to 60 hertz lang. Tapos power socket niya, yun na nga yung sa connecting USB. So kailangan mag-pull light indicator. Diba? Kailangan pull. So number two, when using solar panels to charge, put the solar panels facing the sunshine. So ano nga naman, ipipaste ko sa mukha ko. Doon ipipaste dun sa sunshine. And then insert the DC plug into the DC input jack. Then, red indicator light will be on. So, kailangan daw naka-on yung pinakita ko sa inyo kanina, naka-on yung red light niya. Yung red button. Kasi nga, kapag hindi yung naka-on, hindi siya mag-charge, di ba? Langat naman. When using the USB function, insert the corresponding USB power cord and to the USB socket of the products. And then, connect the digital products to the other in which need charge. Turn on the switch, the product is working, and green light. So, indicator will be on. So, dito, kapag naka-charge na siya, dito, naka-on siya. Itong green na to, magpa-function. Katulad nun, ito. Kapag naka-on siya. Diba? So, kailangan, kapag mag-charge ka, naka-on to para makikita mo na naka-green ang kulay ng ilaw. So, ano ba yan? Bubulol ako. Pasensya na kayo. Masyado akong nahihirapan magtagalig, ha? Tapos, so, number four, when using the lightning, insert the DC plug from the bulb into the DC output interface. Turn on the switch, the bulb is working, and the green light indicator will be on. On. So, ganyan na pinakita ko kanina. So, dito lalagay natin yung mga bulb. So, kailangan din naka-on din siya para mag-green ang ating light. Pag nag-green ang light, so it means mag-working na siya, di ba? So, ganun lang guys. Napakadali lang daw gamitin talaga. So, ito. Ito yung light. May light din siya dito. O, see? All in one. Hindi na kayo maghahanap pag nag-brown out. Hindi na kayo maghihintay ng generator. Pwede na kayo mag-charge gamit ito. Pero dapat, hindi open mo siya. Ano lang, hinahinay lang. Huwag mong pagsabay-sabay. Kasi nga, kapakalit lang niya. Kawawa naman, baka may ma-overdose. So, sa paggamit ito, pag nag-charge kayo, kailangan naka-pull talaga siya. Mas maganda kasi naka-pull siya para todo bigay yung ano niya, servisyo niya, di ba? Tignan nyo guys. Yan. Nakonek ko na siya. Binilad ko na yung ano niya, solar panel niya. Nandito yung solar panel niya. Ayan. So, pag naka-connect na pala siya, kapag naka-connect na pala siya at nabilad na siya sa araw, so, ito yung kulay na lalabas. Huwag niyo na lang siyang i-on para hindi siya mag-consume ng kuryente. Yan. Kailangan naka-off yung red button para mag-red light itong charging. Yan. So, automatic siyang nag-re-red kapag ibibilad natin siya sa araw. Yan. So, meron na tayong magagamit niyan kasi nga
by next week siguro. Magagamit na ako kasi nga by next week, back to business na naman pagkatapos kong sagutan yung aking mga module. Kailangan ko kasing tulungan si Mr. sa pagtitinda. Kaya ano, malaking tulong to sa amin kapag maluluto sa gabi. Dahil nga, ano yung ilaw namin, lahat nagamit. So, yan, nakakatipid kami pag ilalagay namin yan dito sa tindahan. So, yun lang guys, sana po nagustuhan niyo yung aking pagre-review dun sa nabili kong solar na GD. Ano yun? Kalimutan ko. Ito pala yung solar lightning system. GD 8017. So, ito. Ipapakita ko sa inyo. Nako, nabubulol ako. Ito. Ito yung box niya. Ayusin ko po tong box niya. Lalagyan ko pa ng ano. Kasi nga, ilalagay ko dito yung mga bulb. Baka mamaya maponder. Nako, wala na akong magamit. Ito. Ito siya. Ito yung box niya. Kung order kayo sa Lazada, ito yung tignan nyo. Yan. Tapos, bago ako nag-order, nilagyan ko talaga doon ng ano, doon sa comment section. Sabi ko na paki-double check po ninyo yung product, baka po kasi may sira. Kasi ayoko po kasing maibalik dun sa mayari, baka mamaya matagalan na naman. So, eto, at sa awa ng Diyos talaga at mabait talaga sila dahil nga, in just 1 week, dumating nga siya tapos wala siyang sira at lahat ay gumagana. So, thank you nga po pala dun sa seller. Rerate ko po kayo ng 5 dahil sa pagbibigay nyo sa akin ng magandang product at walang damage. Thank you po. Thank you po sa panonood ng aking vlog. Sana po nagustuhan niyo guys. At sana po dun sa mga nagbabalak na bumili ng solar or gusto mong merger sa Lazada, lalo na ngayon na hindi tayo nakakalabas ng bahay, itry nyo po to. Yan. Kasi maganda po siya. Sana po magtagal at depende rin naman po 'yan sa paggamit natin di ba? So, thank you guys. Ingat po kayong lahat at sana po ano, lagi kayong safe. Bye. God bless you.